Globo sa ating lahat. Ito po yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino. Nagbibigay po tayo ng free legal advice. Live po tayo ngayon sa Facebook. So, may nagtatanong po sa atin, si Miss Eileen. Eileen Patika. So, any question po, Miss Eileen? Any question po, Miss Eileen? I cannot hear you. So if you have any question, please like po dito po sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. So for free legal advice. Ito po yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino. Just click lang po na sa taas po dyan. Nakalagay po yung click po. Mag-click lang po kayo. And for free legal advice, dito po tayo ngayon live po sa Facebook and hopefully sa YouTube live din po tayo. Sa lahat po ng mga pages po sa Attorney Mark Tolentino, sa Mark FM, and also yung Wag Na Name, yung isang page po natin na approximately may almost 1,400,000 followers na po tayo. So, for free legal advice, may nag-add po sa atin dalawa, si June Sabino, but wala po siyang boses, I cannot hear you. And the other one is Eileen Patika. I cannot also hear you. Hello, Miss Eileen. Hello. Hello po. Yes, any question po, Miss Eileen Patika? Can you hear me? Hello po, sir. Good morning po. Yes, I know your location, Miss Eileen Patika. Ngayon po, nandito po ako sa North Olympus po. Saan po yung North Olympus? Saan po yan? Ah, Quezon City po, sir. Yes, so anong problema po natin? May know your question? Sir, kasi ganito po, nung October 2017 po, yes, nakakita po kami ng bahay sa Bulacan, okay, sa Bellevue po. October 16 po, nagbayad na po kami ng reservation na 5,000. And then October 21 po, 2017 po, nagbayad po kami ng 253,000 po. Yung bahay, okay, po kasi... ano po siya, 1.3 million something po. May kontrata ba kayo nung nag-reserve kayo? May kontrata ba kayo o wala? May kontrata, sir. Pero po, parang pabago-bago po yung paggawa ng kontrata. Kasi, yung bahay na yan, is it yung bahay na yan under the name of a developer ba or direct kayo sa owner? Developer po. Parang ganun, sir. Hindi ko po paano po ba yun, sir, yung... So, anong nakalagay sa contract? Is it a contract to sell or yung deed of absolute sale na or conditional sale? Nakalagay po kasi dito, sir, contract to sell. Oh, so, yung contract to sell, explain ko lang ha sa mga followers po natin. Opo. Sa YouTube, dito po, sa Facebook, sa lahat po ng mga pages po natin. Yung contract to sell, hindi iyan nag-transfer ng ownership ng property. Mm. It is only a it is only a provisional contract. Ibig sabihin ng provisional contract, pag na-comply mo yung condition ng contract to sell, may obligasyon yung owner ng property to transfer the ownership of the property in a mag-execute po siya ng deed of absolute sale. Ibig sabihin, yung first na gagawin po is only yung contract to sell is only provisional. Subject to the condition, pag na-comply mo yung contract to sell, yun palang kagawa ng deed of absolute sale. So dapat yung mga conditions ng contract to sell, na-comply nyo po. Na-comply po yung tinatawag na contract to sell, yung mga condition dyan, yung mga pagbayad doon, mga down payments, yung mga monthly nabayaran nyo po. Then pag na-comply nyo po yung contract to sell, kasi pag na-comply nyo po yun, doon palang mag-issue ang developer ng deed of absolute sale. But the developer, kailangan siya na may license to sell the property. So, ibig sabihin ng license to sell, under SLURB law, kailangan muna siyang kumuha ng license to sell bago siya makapag-offer ng kanyang property in the public. Otherwise, pwede siya maging liable under the violation ng housing law. In fact, pwede siya maging criminally liable ng estafa kasi wala siyang license to sell. So, first question dyan, Ms. Eileen. May license to sell ba ang developer? Sir, hindi ko pa sure po talaga actually.
Unang gagawin po natin, unang gagawin po natin kasi hindi mo pa alam kung may license to sell talaga yung developer. You need to inquire muna sa developer kung may license to sell and you need a copy of the license to sell. So yun ang first step na gagawin po natin. Get a copy of the license to sell. Second, basahin niyo po yung tinatawag na license na contract to sell kung na-comply niyo ba ang contract to sell at na-comply ba ng developer. Pag na-comply niyo po lahat kasi, pwede nang after the terms ng conditions sa kalagayan doon, na-comply niyo po lahat, mandatory po ng developer na mag-issue ng absolute deed of sale. Yun po yun. Okay po. Okay. Thank you, Miss Eileen. Wait, sir, wait lang po. Yes. Kasi po, ang may tanong ko... Nakapila. Ang tanong ko kasi, sir, hanggang ngayon po, hindi pa rin po nila na po sa amin, parang naipapasa po. Tapos po, 2 years after po nila nagawa na yung bahay po. Bali, ang tanong ko kasi dun, sir, hanggang ngayon, parang wala pa rin pong nangyayari para po mapasa sa pag-ibig. Hindi ko po alam. So kasi kung tingin mo na may violations yung developer, pupunta ka sa HLURB legal department. Doon ka mag-file ng complaint. Punta ka doon sa may Quezon City yan. I think malapit lang yan sa City Hall ng Quezon City. Pupunta ka sa legal department ng HLURB. Then pwede kang mag-file doon ng complaint. Then ang unang gagawin kasi ng HLURB is settlement muna. Basahin yung mga terms and conditions ng inyong tinatawag na terms na kalagay po sa contract to sell kung may violation ba talaga. So kung sa tingin mo na violate yung right mo, you need to go to the HLURB legal department. Nandiyan po yan sa Quezon City, katabi ng City Hall ng City Government ng Quezon City. Okay? Thank you, sir. Okay, thank you. Bye-bye. Bye po. Hello? Sino po yung next question? Si June Sabino? Any question, Miss June Sabino? Mr. June Sabino? Hello po, sir. Magandang araw po. May know your location, Mr. June Sabino? Baboling Norte po, sir. Oy, Dabao. Bisaya ka. O sa may problema rin mo? Okay, problema, sir. Akong asawa, akong hugangan, ikuha nila akong anak dire. Ikuha niya ang imong anak? Ba't ninyo? Bakasa ka ng imong kanginahan? O yung asawa niyo? Kasado ko, sir. Kasado kayong duha? Oo. Okay. Ang asawa ko ng abroad. Ni abroad? Siya may nabod yung asawa? Ang asawa. O human, ang imong anak ikuha sa imong hugangan? Ikuha sa imong hugangan nga ang pasangil nila sa kuha. Kuan daw, naday packets mabot nga chocolate. Mato ako mga bata ni Kuyog. Ay, mga baton. Buwag po ba si asawa or kamugi hapon? Nagbuwag ni si May, atong Friday lang. Oh, masayuha pa na eh. Mga pagbuwag ninyo. So, ayun po nga na kay na may problema sa custody ang issue, ana. So, normally, ang custody, pili ida sa bata? 10 o 12. Oh, so, unang buhaton, ana, mag-settle muna kayo sa barangay ninyo. Baka ma-settle yan kasi nung last Friday pa lang kayo naghiwalay. So, yes, sir. Punta kayo sa barangay. Basta baka yung trabaho kasi ng barangay, lupo ng taga-pamayapa, yun ang trabaho nila makipag-settle. Baka kaya pa ma-settle yung problema ninyo. So, yun ang trabaho nila. I-settle kayong dalawang mag-asawa o yung binan mo, ugangan mo, mag-settle muna kayong dalawa. Kung hindi talaga ma-settle, you have no other option but pwede ka mag-file ng petition for custody or mag-file ka ng annulment with petition for custody. But last option na yan kasi baka pwede pang ma-settle yan sa problema ninyo. Sa barangay muna kayo mag-usap, baka last option, baka pwede pakiusapan yung ugangan mo or yung biyanan mo na ibalik yung anak mo. Kasi sabi kasi ng batas, ang may legal custody sa mga bata, parents, ibig sabihin, ang nanay at tatay. Kung wala dito ang nanay kasi nasa abroad, dapat ang mga bata nandun sa tatay, hindi sa lola. Ang lola kasi, they only have substituted parental authority. When say substituted parental authority, may authority sila sa kanilang mga apo kung wala ang nanay, wala ang tatay. But just in case na dito ang tatay sa Pilipinas, kaya niya mag-alaga, ang may legal rights over the child, ang tatay, hindi si lola o si lolo. Kasi yung lola at saka lolo, they only have substituted parental authority. Okay? Okay, thank you. Thank you, June Sabino. From Davao del Norte. May tanong pa dyan?
si Mary Grace Lumanta. Yes, sir. Lumanta. Oh, taga-asa man ka? Sir, taga San Jose del Monte, Bulacan po. Oh, Bulacan. Oh, anong problema po natin? Bisaya ka? Ay, hindi po. Ay, pasensya, pasensya. Anong problema natin? Kasi sir, ganito, yung previous company ko po, which is BPO company, ganito po nangyari, na-terminated po ako, I was pregnant then. Okay. And then, hindi pa po, meron pala akong problema pa, aside po, dalawa kasi yung naging problema ko, sir, sa maternity benefit ko po, and then the second is yung final pay. Okay. Yung first po sa maternity benefit ko, since last year po, ina-update ko sila. Pang ilang anak mo na yan? Fourth, sir. Oh, fourth. Ang dami ng anak mo. Oh. Eh, yung sa... May asawa ka? Meron po akong current partner po ngayon. So, hindi binigay sa'yo ang maternity leave? Hindi, sir. Ganito yung nangyari na terminate po nila ako. I was already pregnant. For what reason? Why are you terminated? Why were you terminated? Dahil po sa QA, quality assistant po, sa parang performance din siya sa office. So, ano ba yung status mo as an employee? Are you a regular employee or a co-terminus employee or ano, temporary? Ano ba yung status mo as an employee? Ano po yun? Actually, sir, hindi pa kami, the time na terminate nila kami, hindi pa kami regular employee. So, you are only a temporary employee? Yes, sir. So, kasi hindi pa nakatapos ang 6 months before we'll be able to be regularized. May contract ka bang pinirmahan as an employee ng company? Meron, sir. May contract kami. So, lahat naman po yun sa BPO company, may so, mga contract. Ano bang reklamo mo? Kasi ang reklamo ko lang, sir, ganito. Yung una po, sa maternity benefits, since na-layout nga po ako when I was pregnant, I was already asking them the document that I need to pass sa SSS, like uh-huh. yung L501, yung mga uh-huh. certification okay. Sa kanila. Ngayon po, nabigyan na naman po nila ako ng Certificate of Employment and yung L501 na lang po yung kulang. Pero natapos po lahat yun. So ano reklamo mo? Ano reklamo natin? Kulang pa po sila ng binibigay sa akin. Mag 5 months na po yung baby ko, hindi pa kumpleto yung binibigay nila sa akin. So wala pa po akong maternity benefits. So ano sabi ng HR? Ang HR po kasi parang inacquire yung company namin ng ibang company, so nag-iba po yung pangalan. Okay. So ang binigay po nila sa akin na certification nung una is yung dating pangalan po ng company. Ngayon nag-iba dahil inacquire po, nagkaroon na naman po ng problema. It almost 1 month bago po nabigay nila sa akin. Tapos hanggang ngayon, yung pinipilit po nila na ipasa ko kay SSS yung dating nilang name sa L501. So sa tingin mo, na-violate yung right mo as an employee? Opo, actually meron pang factor. Maraming factors na, sir. So sa tingin mo, kung ito yung ituturo ko sa inyo, ano yung remedy mo, anong gagawin mo? Kasi kung tingin mo, na-violate yung right mo. I'm not saying na guilty talaga yung ang amo mo kasi hindi ko naman nakompleto lahat yung facts, but assuming na may violation, ano ba yung remedy mo bilang isang empleyado? So ang unang gagawin po natin as an employee ng isang company, so I think na sa tingin mo na violate yung right mo, lalo na yung sa SSS right mo, sa maternity benefits, sa mga papers, lalo na yung certificate of employment or anything, you can go to the NLRC. NLRC. So okay. you go there sa NLRC sa may complaint division doon. May form na ibibigay sa iyo. Pwede ka mag-file ng complaint doon. Then tapos kung may assigned lawyer na sa kaso ninyo. Then yung kayong dalawa, ikaw at saka yung representative ng amo mo, magharapan doon sa NLRC para pwedeng settlement muna. So yun ang role ng NLRC, settlement muna bago ang demandahan. So I think mga two or three hearings yan. Ang purpose ng hearings na yan is hindi kaso. I-set aside muna yung merits ng kaso. Ang unang gagawin dyan is settlement. Kung
mapakiusapan ka, ma-settle yung problema. Mas maganda kasi walang problema kasi dami kaso, dami problema. So yun ang unang step. Okay, settlement muna. Kung hindi talaga kayo ma-settle, walang option. Kung hindi, the NLRC, the labor arbiter, will require to submit a position paper. Then the court or the labor arbiter will decide based on the merits ng kaso, based on the evidence na i-submit mo. And of course, yung amo mo, yung employer mo, may right naman din to defend itself. So depende yan sa usapan ninyo. So unang gagawin is settlement muna. Okay? Eh kaya nga sir, may follow-up din po ako. Yun dun sa, kaya nga po nagkakaroon ako ng problema kasi yun dun sa final pay ko po, di ba sa labor code dapat 30 days lang po ang ang release ng back pay. Ngayon po, ang nangyari, 2 months na po nung August 2 hanggang ngayon wala pa yung final pay ko. Ngayon, nag-email po sila sa akin kasi hindi na po ako natitigil ng kaka-email po sa lahat ng department and personnel po sa office namin for follow-up and updates. Kasi dalawa na nga pong final pay and yung ano po, yun sa maternity ko. So, sa final pay ko po ngayon is inaano ko po. Excuse me ha. By the way, sa lahat po ng mga followers natin, may meeting lang po ako sa office. I'll be back in 1 hour. So, today is 10:30 ngayon. Babalik po tayo mga 11:30 to 12. Ha? So, mag-usap po tayo. So, hopefully, you can wait kasi may nakipag-appointment sa akin sa law office natin. So, okay. I need to talk to them kasi kakahiya naman na pumunta sa office natin. Then, after my meeting with the law office, babalik po tayo dito. So, hopefully, we can meet soon. Okay? Thank you and good day po sa ating lahat. Ito po yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino. For free legal advice, please call me landline within Metro Manila 7209-6203 and mobile number natin. Pwede kayong mag-text or tumawag sa 0917-329-5353 or sa 0932-88-56203. Please like, follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po. Okay. Sir.